everyone po. Welcome back sa aking YouTube channel, Cherry Butter PH. So ngayon, magkakaroon tayo ng crew cabin tour. So ipapakita ko po sa inyo or ipapasilip ko sa inyo ang itsura ng magiging cabin ninyo kapag kayo ay magtrabaho na on board the cruise ship. So etong cabin na papasyalan natin ngayon is on board po ng Costa Cruises. So halika po, ipapasyal po po kayo sa crew cabin on board the Costa Cruises. So, etong dilaw na ito ay ang tinatawag na watertight door. Normally, ang mga barko ay nahahati sa 7 main vertical zone. So, bawat main vertical zone is equally divided po ng mga watertight door. So, napiprevent nito ang spreading ng tubig from one vertical zone to another since ang mga crew cabin po ay below sea level or nasa deck A and B. Ganito ang itsura sa labas ng mga cabin crew. Now, buksan natin ang isang cabin. Ang bawat cabin sa mga Costa Cruises ay occupied ng dalawang crew members. Heto na po! Tadadada! So, eto na po. Kung mapapansin nyo, mayroong dalawang bed, upper bed, and lower bed. Kasi gaya ng nasabi ko kanina, ang bawat cabin sa cruise ship ay occupied ng dalawang crew members. So, sino ang mag-o-occupied sa upper bed at sino ang mag-o-occupied ng lower bed? So, kung sino ang pinakamatagal na on board the cruise ship, kayo ang mag-o-occupied ng lower bed. Kung kayo naman ay newly embarked pa lang, kayo ang mag-o-occupy ng upper bed. Medyo pahirapan nga lang every time na aakyat kayo at matutulog sa inyong bed kasi kailangan nyong umakyat dito sa maliit na hagdan na ito. Ganito po ang mga bed sa upper bed and lower bed ng mga cabin crew or room ng mga crew on board the cruise ship. Pero ako, during my experience, there are times naman na kahit newly embarked pa rin ako is nag-o-occupy ako ng lower bed kasi minsan may mga nasa upper bed na tinatamad ng lumipat sa mga lower bed, lalong-lalo na kung malapit na rin naman ang kanilang disembarkation day. Pansin nyo rin, ang bawat bed ay fully equipped ng mga curtain na nakaka-full block ng mga light. So, this is designed especially sa magkakabina na mayroong magkaibang schedule para every time na babangon yung isa to present up at maghanda sa work is hindi niya madidisturb ang kasama niya sa room kapag siya ay magta-turn on ng mga light. So, eto naman po ang mga cabinet. So, ang bawat crew members ay mayroong tig-isang cabinet kung saan dito nyo ilalagay ang inyong mga personal belongings. So, nasa sa inyo na kung magpo-provide kayo ng lock sa inyong cabinet. Pero kung kayo ay comfortable naman at may tiwala sa inyong kakabina, hindi na kailangan na ilock pa ang inyong mga cabinet. So, eto naman po ang papunta sa CR. Okay, so ang bawat cabin or room ay may kanya-kanyang CR. Pero etong CR na ito, kung mapapansin nyo, ay mayroon pang isang door connecting or papunta doon sa kabilang cabin. So, ibig sabihin, ang dalawang cabin po ay sharing ng isang comfort room. So, dito sa comfort room na ito, may mga cabinet pa rin naman kayong paglalagyan ng inyong mga toiletries. And then, etong comfort room na po ito is dalawang cabin ang gumagamit nito. So, sa dalawang cabin ay mayroong dalawang crew members. So, apat na crew members ang magsishare gamit ang comfort room na ito. So, ganito lang naman po ang itsura ng cabin crew. So, the Costa Cruises naman make sure na kapag kayo ay nasa cabin ninyo is makakapagpahinga kayo after a hard work. May mga TV ang bawat room. May mga telephone din naman po ang bawat room. Etong mga telephone na ito, you can serve this as alarm clock din naman po. This is fully air-conditioned room po pala. So, napakasarap din namang tumira dito sa mga cabin or room na ito. Lalong-lalo na kung ang iyong cabin mate ay kasundo mo, kaibigan mo, especially kung kalahi mo Filipino po. Doon naman sa mga mag-asawa on board the cruise ship, so nagsishare na lang po sila sa isang room. Yung bed na pinakita ko, kung aakalain natin na maliit, akasya naman po ang dalawang tao dyan. So a couple naman can share sa isang room na hindi magtitig-isa ng mga bed po. So yun lamang po. Hope nagkaroon kayo ng idea about sa mga crew cabin.